Hello Scorpio, welcome your tarot reading for this month of March 14 to 21. This is general reading. I just reminded you guys, this is not for everybody. If it is resonant for you, take it. If it is not, then leave it. This is Sun, Moon, and Rising. Five of Wands, the World, the Devil, and Straight. This is your first card, the Knight of Cups. So this card means dishonest. Yung mga nakapaligid sa'yo ay hindi honest para sa'yo. Kung iniisip mo sila ay totoo mong kaibigan, abay hindi yung totoo mong kaibigan, Scorpio. Okay? Hindi sila totoong kaibigan, or hindi lang sa kaibigan, kumbaga sa mga kasama mo sa trabaho, baka ayaw nila sa'yo, or hindi sila honest sa'yo, okay? Parang plastikan lang yung pagsasama ninyo. Or it can be also a lover, something like that. Kung may boyfriend ka ba, or may girlfriend ka ba, okay? I just reminded you, Scorpio, this is not for everybody. This is, if it is resonant for you, take it. If it is not, then leave it. So next card is the Four of Pentacles. This card is inheritance, security. If you can see, hinahawakan mo yung kaisa-isa mong importante sa buhay mo. Okay? Yung dignidad, isa din yan, di ba? Kumbaga, iniiwasan mo na masira yung dignidad mo, o masira yung trabaho mo, or ayaw mong pakawalan yung mga inheritance na pinagkaloob sa'yo ng iyong mga magulang or kahit sino na nagbigay sa'yo ng mga inheritance, something, yung mga pinag-iwanan sa'yo. Okay? So, kaya iniingat-ingatan mo. At hindi lang yan, pwede din ito sa kaibigan. Kumbaga, iniingat-ingatan mo ang inyong pagkakaibigan sa isa't isa. Okay? Kahit hindi, let's say, for example, kahit ito hindi na siya honest sa'yo, yung kaibigan mo or your boyfriend mo or your girlfriend mo, eh, iniingat-ingatan mo pa rin na hindi masisira yung pagsasama ninyo. Okay? So, next card is the Six of Swords. This card means, umiiwas ka na lang sa mga gulo or umiiwas ka sa mga taong hindi honest sa'yo. Kasi alam ko, naramdaman mo na ang mga taong yan ay parang lumalaylo na sa'yo or parang na-feel mo eh. Kasi Scorpio, malakas ang mga ano yan eh. Malakas ang pakiramdam. Kaya umiiwas ka na lang, ayaw mo nang makipag kwentuhan, or umiiwas ka na sa mga taong wala namang naibigay sa iyo na mga mabubuti para sa iyo. Kumbaga, nagbigay lang ng mga problema, yung mga wala namang kabuluhan. Kumbaga, umiiwas ka na lang sa mga ganyan. So, next card is the Seven of Swords. This card means, kumbaga, na-stuck ka. Kumbaga, na-stuck ka sa, let's say, sa trabaho. Gusto mong maghanap ng trabaho, o hindi ka pa rin makapaghanap. Dahil, kumbaga, may inaano ka na pag ikaw naman ay umaalis, okay? Kung ikaw ay, marami ka pang iniisip-isip. Mga balancing-balancing. Kumbaga, kung aalis ka sa trabaho mo, paano ng mga suporta ko, ganito-ganito. Of course, maghanap ko pa ng trabaho, di ba? Wala ka pang sahod sa mga kanyan. Kaya, na-stuck ka. Or may mga pangarap ka sa buhay na hindi mo pa rin maabot-abot, hindi mo pa rin makamit-kamit. Kumbaga, na-stuck ka pa as of now. Okay, Scorpio? So, next card is the Eight of Wands. This card means hope, mga wishes, something like that. This card. Hindi lang ito na mga hope, mga wishes. Ito din ay a messenger. Kumbaga, may ina-applyan ka bang trabaho or may message ka ba na hinihintay? Aba, ito na ang pagkakataon na masagot na yung mga
mga mini-message mo or mga hinihingi mo. Kung baga gusto mong maghingi ng increment or baka gusto mong sana ay ma-increasean ako, parang ganun. Or sana ay makahanap na ako ng trabaho na maganda-ganda. Yung parang ganun. Or parang may problema ka na gusto mong malutas apay hindi mo pa nalutas dahil na-stuck ka nga. This is stuck card, no? Kumbaga, hindi ka pa maka-moving forward dahil na-stuck ka nga sa isang area lang. Parang ganun. So, this card means your wishes, your hope, yung paparating na ang mga pangarap mo na minimithi mo sa buhay. Okay? So, next card is this Temperance reverse. This card means related to charge. Kung baga, alam mo na wala naman talagang ibang makakatulong sa'yo sa buhay mo. Kaya, nagbalik loob ka sa Panginoon. Or parang gusto mong marinig lagi ang mga words of God. Something like that. Para lang ma-release or okay yung feelings mo dahil you are suffering as of now. See, na-stuck ka, may taong hindi honest sa'yo. Kumbaga, ang dami mong iniisip-isip sa buhay mo this March. Ngayon, gusto mong maabot pero hindi mo maabot-abot. Kaya, para sa'yo, parang mas okay yung feelings mo pag ikaw ay nakakarinig ng mga words of God. Kung baga yung mga manunood ka lang o nakikinig ka lang ng mga tungkol sa Panginoon, parang ganyan. Dahil parang as of now, parang masakit pa rin sa loob mo na marami ka pang mga gustong gawin sa buhay na hindi mo pa naabot-abot, Scorpio. So, your next card is the Five of Swords. This card means lost. Something parang natalo ka sa laban, something like that. Kumbaga, natalo ka sa pakikibaka mo sa buhay. Okay? Marami kang nawala sa buhay mo. Okay? Kung, let's say, for example, ikaw ay nag-apply ng trabaho, kagastos ka na ng malaki, tapos wala palang epekto, di ba? Gumagastos ka na, nag-medical ka na, nagkuha ka na ng mga NBI clearance, nagkuha ka na ng mga kahit ano-anong mga, tapos pala doon lang ka napalpak sa isang papers. Kung baga lost, kung sa trabaho, okay? Kung sa lab naman, pwede din dahil general reading ito eh. Kung sa lab naman, abay marami ka nang nagastos sa taong iyan, okay? Binigay-bigay mo na lahat ng gusto niya, tudo-tudo na, tapos, yun pala, nag-dishonest sa'yo, hindi pala honest or hindi pala totoo ang pag-ibig niya. Kumbaga, you have this card, dishonest card, okay? So, it's something like that, Scorpio. Lose something. Card is the word. So, this card means kumbaga voyage, something. Voyage, kung gusto, nagpaplano ka bang kung ikaw ay abroad, OFW, kung ikaw ay nagpaplanong umuwi, okay? So, may nasa sa'yo, makauwi ka. Kung gusto mong umuwi this month, makauwi ka. Nasa sa'yo lang ang desisyon. Pero lang, you have this card, lost. Pangbaga, nag-alinlangan ka pa. Dahil wala ka sigurong budget pa pag ikaw ay umuwi, di ba? So, may tao namang willing sa'yo na magbibigay ng mga nagsusupport sa'yo para ikaw ay makauwi. Pero lang nga, yung iniisip-isip mo lang, abay, wala kang pondo kung sa OFW ka. Pero yung iba naman na nagpaplanong mag-abroad, okay, abay, pwede din. Dahil ito ay traveling also around the world. This is nice card. Okay? That is success card also. Kung ano yung mga plano mo sa buhay, okay, by this month, makukuha mo rin. Dahil ito ay, hindi lang ito travel. Hindi lang ito ay yung mga immigration, mga something like that. Ito din ay success. Kung anong mga plano mo, kung ikaw ba ay apply ng scholarship, ikaw ba ay mag-apply ng loan, or ikaw ba ay kukuha ng bahay, aba ito ay success din.
Okay, this is nice card. Okay, next card is the Devil card. This card means blindness. Okay, or may or kumbaga alam mo na na yung taong ito ay may gusto sa iyo, abay nakipag close ka pa rin, okay, sa kanya. At may tao din namang nagkakagusto sa iyo na inaasam-asam talaga niya yung pag-ibig mo, or may tao ding naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik, or may tao pa rin nag-i-expect pa rin hanggang ngayon sa mga napakatamis mong mga labi, something like that. Okay? Kumbaga, nag-asam-asam pa rin sa kagandahan ng inyong katawan, yung pagka-sexy. Alam mo naman, mga Scorpio, napaka-sexy at napakaganda. Okay? Lalong-lalong na pag ito ay manamit. Right? Kaya, Scorpio, mga weaknesses pwede rin ito. Kung mga may mga kahinaan ka ba na medyo dyan ka nahihina. Okay? Mahihina ka ba pag family na ang pag-usapan, problema sa family, dyan ka madaling mahihinay. Kumbaga, witness mo yan, parang ganun. Okay? So, even though na ikaw ay mahina sa mga ganyang bagay, okay, you're still remaining strength, courage. This card is remaining. Okay? Nakatayo ka pa rin, standing ka pa rin. Even though na marami kang problema sa buhay, lagi ka pa rin nag-think ng positive strength, lakas, okay? Dahil may kinukukunan kang lakas eh. Scorpio, your family. This is inheritance card. Yan ang kinukukunan mo ng lakas. Family mo lang. Okay? Kaya Scorpio, this kaya kahit anong nangyari sa buhay mo, you're still standing. Strength, courage, discord. Okay? Or kung kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit ikaw ay na-fail, hindi ka ba nakapasa sa exam or whatever, hindi ka ba nakakuha ng loan, but huwag kang madismaya. Still positive pa rin. Okay? Maybe it's not the right timing for you. Okay? Darating din ang araw na makukuha mo yan, mga gusto mo yan. Patuloy lang tayong magdasal at magtiwala sa ating Panginoon. Yan lang. Okay? Yan lang. Oh, Scorpio, see? Nagbalik loob ka sa Panginoon. Kumbaga, alam mo na walang ibang makakatulong sa iyo. Ang Panginoon lamang. Okay? So, I have one reading for you. The Angel card. Oh, Angel, what is your message of Scorpio this coming March 14 to 31? So this is your Archangel Jeremiah. This is your angel message. All is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. Okay? Kaya sinabi ko sa iyo, still remaining strength, yung lakas, lakas ng loob, think positive, dahil lahat ng mga hinihiling mo sa buhay ay mararating mo yan in the right timing. Happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. So, maintindihan mo rin sa balang araw na, ay, kaya pala, marami akong problema, marami akong ganito, blah, blah, blah. Umiiyak na ako halos, stress sa trabaho, stress sa topic, lahat-lahat na, nandyan na. Pero, hindi mo pala naintindihan na may blessings pala na parating yan. Kasi minsan ang tao, minsan tayo ay feeling natin, ay, bakit ako ganito? Lord, why like this me? Bakit ako nagkaganito? Bakit ako pa? Pero hindi mo alam. Everything have a reason. Lahat ng bagay, kahit anong sakit yan, or kahit anong stress, may kapalit yan na happiness, joy, something like that. Kaya, don't worry about sa mga problems. All is well. Archangel Jeremiah is there with you. So, hope you like it, my reading, Scorpio. Don't forget to click the button and write down the comment there below. So, thanks for watching. See you in my next video.